mga kamping, mga kabunyog. Salamat ulit sa mga dumadagdag na subscriber, no. Nagka-interest lang ako dito, eh. Pamilya sa Nabotas, sa tabing kalsada, nakatira. Ano lang ko ito, eh. 7 hours ago, at may 43,000 views. 43,000 ho, ah. Pakinggan ho natin. Ngayong malapit nang magpalit ang administrasyon, may papasa sa mga susunod na leader ang pagtugon sa mga problema ng bansa. Bukod sa COVID pandemic, isa sa mga problema noon pa man, ang kahirapan. Ang ilan nating kababayan na nakararanas ito may hiling sa susunod na Pangulo. Narito ang special report ni James Agustin. Tabing kalsada na ang nagsisilbing tahanan ngayon ni Mang Dennis at kanyang pamilya. Naabutan ko siyang pumapadyak sa Road 10 sa Nabotas, kasama ang 5 sa 6. Ang hanap buhay ko nito, padyak. 5, kasama yung 5 sa 6 na anak. Na anak, kinailangan daw kasi nilang sumilong kinagabihan dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Doon kami naglutas kagabi kasi umulan, malakas ang ulan. Kaya nagpa-lutas muna kami ng gabi. Saan ko kayo natulog doon? Yung po sa may ginagawang building doon. Ang pinagsaluhan nilang almusal, 10 piraso ng pandesal. Pantawid na raw ito sa kalam ng sikmura. 20 pesos pa lang kasi ang pera sa bulsa ni Mang Dennis. Ilang linggo nang sa tabing kalsada naninirahan si Mang Dennis matapos palayasin ang kanilang kaana. Kahit alam niyang delikado, wala raw silang ibang mapuntahan. Hindi naman daw sapat ang kinikita niya bilang pedicab driver para mangupahan. Ibigay lang ho tayo komento. Mahirap talaga, lalo na sa gabi. Ang kagat ng gabi. Matinding lamok dito, ang dami. Kaya ginagawa ko, napupuyat ako sa gabi, paypay lang ako ng paypay. Makatulog lang mga bata. Ang kanyang misis sa si Rosana, madal... Bakit kasi gawa sila ng gawa ng tao, di ko ba? Nasa ospital. Binabantayan ang panganay nilang anak na si Franklin, na na-diagnose ng bone tuberculosis. Muntakin mo, 6 ang anak. Kasi 6 si Franklin at hindi na nakakalakad. Alas hindi ko pumaano kasi hindi ko alam kung hanggang saan na yung anak ko. Tapos ganito pa yung kalagayan ng mga anak ko rito. Miyembro ng 4P si Rosana pero ang nakukuhang pera ay pinambabayad lang nila sa mga utang. Sobrang hirap ko, lalo na ngayon namumulan-ulan. Yung mga anak ko nababasa sa ulan. At kasi nag-anak kayo ng nag-anak naman, iha. Kahit gusto kong samahan yung mga anak ko sa gabi, hindi ko naman di masamahan kasi kailangan ko bumalik ng ospital. May contraceptive naman. Sa kabila nito, umaasa raw sila ng kaunting ginhawa. Nitong nagdaang eleksyon, bumoto si Rosana. Umaasa siyang tutuparin ang bagong pangulo ang pinangakong pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Sana po matulungan niya yung mga kagaya namin, bukod po sa pagbaba ng bilihin na sinabi niya noon. Sana po lahat ng mga katulad namin matulungan niya, mapansin niya. Kung ang mag-anak ni Mang Dennis sa tabing kalsada naninirahan. May ilang pamilya naman na sa ibabaw ng ilog nakatayo ang mga bahay. 6 na taon na naninirahan dito sa Barangay 128 sa Tondo, Maynila ang pamilya ni Mary Jane. Siya mang kanyang mga anak. Ang pinakabata ay... Ta siya mang anak. 2 buwang gulang pala. Nasa trabaho ang kanyang asawa na nag-aalaga ng mga senior citizens. Kumikita raw ito ng 225 pesos kada araw. Ang hiling din ni Mary Jane, mapababa ang presyo ng bigas para maitawid ang gutom ng kanilang pamilya. Kailangan po hinihiling ko lang mapababa po nila yung bigas. Kasi nga sa bigas lang po, sa 2 kilo kulang pa po sa amin sa hiling po namin yun. Sa dami po ng anak ko. Minsan kulang namin, kakasaya namin 2 bahay sa tuyo. Nang makita ko ang bahay ni na Mary Jane, pinasok na ito ng tubig dahil sa high tide. Sanay na raw sila sa ganitong sitwasyon. Ilang oras ho yan bago bumaba? Mamaya pa po yan, mga bandang alas 3, alas 4, ganun. So pag nangyayari yan, doon kayo? Hala ko ba, ayos na Maynila. Sa Tondo to eh. Opo, doon muna kami sa taas po nakaupo.
Sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, 43% ng pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang mga sarili na mahirap. 43%. 10.9 million pamilyang Pilipino mahirap. 10.9 million. Nitong first quarter ng 2022, katumbas yan ng 10.9 million ng pamilyang Pilipino. Wala po kami gawin. Talagang ganito ang buhay. Ito ang buhay namin. Anak ka ng anak kasi. Kung ano na yung kaya kong gawin, nagawin ko para sa mga anak ko. Hiwala na kami sa Diyos na talaga paano nakakaraos naman po kami. Basta wala lang po mga sakit mga anak ko, okay lang po. Kapansin-pansin na sa gitna ng matinding hirap na dinaranas sa mga pamilya ni Mang Dennis at Mary J. Simple lang ang kanilang hiling, ang makakain ng sapat. Simpleng hiling na sana raw ay makarating sa gobyerno. Yan ang unang balita. Lord, alam nyo, no, mga boss. Ito, hindi lang ho ito, marami pa ho ito. Yun yung 10.9 million, kulang pa ho yun. Yan ho ang mga instrumento, ito mga tao na to, ang instrumento ng mga politiko na natawag nating trapo. Ito ho yung mga uri ng tao na pag naabutan mo talaga ng panglaman sa tiyan, iboboto ka na. 100% na ho yun. Ito ho yung sinasabi ko ng mga tao na nag-aantay ng mga last hour bago dumating ang eleksyon. Ito ho yun. Agaya ho ito, 500 ho, pwede na dito, 500 pesos. Ngayon ho, yung mga iba naman, yung mga sinasabing nasa bandang gitna na hindi ganito kahirap, eh medyo mahal-mahal pa rin yun. Pero ganun pa rin yun. Nakukuha pa rin po sila sa bayad upang iboto. Oh, may ano ho yan eh. May bracket din ho. Meron ho yung mga taong sa 1,000 eh, boboto ka na. Meron yung 500, boboto ka na. Oh, ito ho, baka mga 300 pwede na eh. Oh, yan ho yan. Hindi ho sa ano, pero kung minsan, nasa tao na naman ho eh. Kagaya yan ho, siya mga anak, nandun sila sa squatter area. Pag lumaki yung ilog eh, high tide sila eh, papapasok na ho yung tubig. Nakatirik lang ho yung bahay nila sa ilog eh. Oo, yun yung isa naman ho, pinalayas daw, wala na, sa karsada lang natutulog, ang anak anim. Ngayon to, mga boss. Ito yung mga batang ito, siyam, anim. Paano ho nila ito? May awa nga ho, sabi ng babae, yung may awa ang Diyos, wala na hong magkakasakit. Umaasa ho sila sa awa ng Panginoon Diyos at sa gobyerno. Eh, ang gobyerno ho, eh, hindi ho ito, ano? Ito nga ho, gustong-gusto ko minsan ng gobyerno, eh, mas maraming ganito. Dahil ito, kanilang magiging sandata pagdating ng kanilang, pagdating na eleksyon. O, diba? Kasi nga ho, o kagaya yan, siyam, saka anim, o sabi mo, 15, dalawang pamilya pa lang ho ito. O, eh yung mga anak po nito eh, ang kinabukasan po eh ano eh, dadaan sa butas ng karayom. Ibig ko sabihin, yung para umasenso to, eh talaga hong, parang, kailangan Manny Pacquiao ka, na, ganun. Eh yun hong Manny Pacquiao eh, kung ire-ratio mo yan eh, baka isa yan sa 1,000, baka hindi lang, na may ganyang klaseng istorya ng buhay na from rags to riches, di ba? Yung mga natabing meron hong parang blessing ni Lord kasi si Manny Pacquiao boxing. Pag lumaki ho ang mga anak nito, yun din ho ang nito. Yun din ho ang kalakaran nito. O dalawa lang ho yung ano, nanay tatay, nakapag-anak ng anim. O di meron na namang anim na pagdating ng araw, eh pwede nang bumoto at pwede nang bilhin ng mga kandidato ng mga sinasabing trapo, ng mga dinastiya. Ha? Yan po yan eh. Eh ilan lang ho yan? O, mantakin mo 10.9 million. Yun hong mga mahihirap yun ha, na considered na mahihirap. O,
Di ang laki na ng boto, 10.9 million. Pamilya ho yata yun, hindi naman tao. Oh, at yung mga anak pa nun. Eh, sa hirap po ng buhay ngayon. Oh, sa taas ng bilihin, may kinabukasan pa ba ang mga bata na ito? Wala na. Oh, wala. Makakapag-aral pa ba sila? Ang sweldo ng ama raw, 250. Sabihin na natin, libre na yung pag-aaral. Uniforme, libre ba? Hindi. Damit, lapis, ballpen, notebook, baon, sapatos na susuotin ng mga ito. Kung sakaling papasok na, malamang ho, lalaki na lang po ito ng tawag dito. Yun nga, sinasabi ng babae na isa, sa awa daw ng Diyos, wag lang magkasakit. Pero sabihin mong magkaroon pa ng talino o ano, baka mahirapan na po. Mahirapan na. Kasi sa hirap nga na ho ng buhay, lalo na ngayon sa sitwasyon ng pamumuhay, baon na baon sa utang ang gobyerno. No? Mabuti pa si BBM, may pa-party-party na naman sila. Diba? Yung mga siya. Wala ako pag ganito, Pilipinas. Wala na ako. Marami yung ganyan. Marami yung ganyan. Gaya ko nga, sabi ko, mayroong magsasaka dito. Nung magkilala kami, eh, kumukuha ko sa akin ng mga binhi-binhi, ganyan, kung ano-ano. Nung araw, ha, ngayon, hindi na ako masyadong ano dyan. Yung mga nagpapautang-pautang sa mga farmers kasi nga ako mahirap maningil. Nang magkakilala kami nitong farmers na to, ang anak namin dalawa, parehas kami dalawa anak. Nung maghiwalay kami, anim sa kanya. Oh, mas mabilis pa siyang gumawa ng tao kaysa sa amo niya. Doon lang naman ho sa ilang, yun naman ho lupang tinataniman niya, hindi naman ho lumalaki. Ang pangarap po kasi itong mga ganito, makabayad lang sila ng utang, eh malaki ng accomplishment sa kanila. Eh yun nga sabi ko, anak ka ng anak eh. Hindi mo naman kayang buhayin, panghirap ng buhay, ganito, ganito. Ang karamihan ng katwiran kasi ito eh, bahala ang Diyos eh. Mga ganito, bahala ang gobyerno. Eh gobyerno, hindi kayo, ang gusto nga ho nung mga, lalo yung mga, buti si Bibi Lenny, meron siyang pangarap na angat buhay para sa lahat. E paano yung mga gobyernong mga ganyan na mas gusto nila maraming mahirap upang wala silang problema sa kampanya. Bibigyan lang ng tagwa 500, 200, 500, e boto na. Diba? Karamihan ng mga ganitong bata, siguro, baka more than 50% ng mga ganitong klaseng bata na lumaki sa ganito, pamumuhay. Karamihan ho yan, mga future criminals. Eh. Salot, kumbaga. Kasi nga ho, yun nga, sa hirap ng buhay. Diyan ho dumadami ang mga sinasabi mga holdapper, snatcher, ganyan. Tulak, mga ganyan. Yan po yan. Eh kung tutuusin mo naman, di naman kailangan maraming talino, di ba? Mahirap ang buhay nila. Nag-anak sila una. Mararamdaman nila yan eh. Na medyo bumigat na naman. Naging dalawa, medyo bumigat na naman. Naging tatlo, pabigat ng pabigat na. Eh, ba't anak pa sila ng anak? Eh, meron naman ho yata nakukuwang contraceptive sa mga clinic, sa mga natawag na ating sa gobyerno, nakakakuha naman ho yata ng mga contraceptives, di ba? Diyos ko. Malungkot maisipin eh. Yan nga ho, ito ho mga ito, ang naging sandata ng mga trapo sa pananatili nila sa pwesto. Ito ho mga ganitong klase ng mga tao na nagbebenta ng kanilang boto. Ano po yan? Lord, paano na?
Yan din yung mga tao na yan ang nagpapanalo doon sa mga sikat na artista. Oo. Yung mga celebrities, ayan ho ang binoboto ng mga yan. Oo. Wala na. Hindi, wala nga ho silang ano eh. Wala silang pakialam. Basta kung ano yung nalaman ng tuktok nila, yun na iaano nila sa balota. Oo. Hindi nila alam yung kung ano magagawa nung kanilang ibinoboto. Wala ho. Yan ho yan. Hindi nga ho ba? Muntik pang manalo si FPJ. Nadaya lang. Nagaya si Erap, nanalong presidente. Kalaban niya si Jody Benesia. Yan ang mga ganyan na nagpapanalo dyan. Kasi nga ho, sikat si Commander Ali Basbas. Yan ho. Kaya ho, masakit mang isipin. Yan ho ang Pilipino. Kukunti ho yata ay nag-iisip kung sino ang kanilang iboboto. No? Ay nako, Lord. Kaya wala ho palagi ko itong Pilipinas. Ano, lalo sa na, naging ano ngayon, komposisyon ng Senado. Nanaw yan. Ah? Diyos ko. Ang mamamagaspas ko ngayon dito sa atin, yan, SMMI, Kibuloy, yan mo, ano yan. Sasakali nga na, pero palagi ko, Lord naman, maawa ka po, Lord, sa Pilipinas. Hawak po ng 15 maestrado ng Korte Suprema sa ngayon ang kapalaran ng Pilipinas. Kasi nga ho, meron ho tayong aplikante na tinanggap ng taong bayan, 31 milyong boto ang ibinigay sa isang convicted na aplikante. No? Shout out, adorasyon di Marana, my friend. Jeff Ramos, Nak. Dolor Garcia. Eman Escalona. Job Flores. Lahat ni Baya. Aki Ramirez. Basahin nun natin yung comments doon sa vlog ko kagabi. No? Sabi ni Esther Rodriguez. Sorry to say this. Wala na akong nakikitang pag-unlad ng ating bansa habang ang korupsyon ay batas. Sabi ni Leoncia Andal. Nakakalungkot ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi lang basta marumi ang politika sa atin kung hindi kalawang na hindi na matatanggal pa. Lois Tribisani, mukhang pera sa pride ng ating bansa. Okay lang ang tingin sa atin ng banyaga bayaran. Pongki Dulay, solid alam nila sa pagboto sa kanilang hari at amuyong. Tingnan na lang natin direktang epekto nito sa kanila. Talaga lang. J9G3. Kapag may nagtatanong sa akin dito sa San Francisco, California, kung ako ay Pilipino, ang sagot ko hindi. Kasi nakakahiyang maging Pilipino sa panahon ni BBM. Sa California pala siya. Bunny Manalo. Lahat ng bilihin tumaas. Good luck sa Pilipinas. Violeta Elmer, ipanalangin nating malantad lahat ng lihim ng panukala at masama nil ang ginawa at gagawin pa. At ipanalangin natin na makonsensya sila. Oscar Asoro, nakakatakot baka magkagulo ang Pilipinas sa mga nangyayari ngayon. Di malayo. Sabi ni Jesser Estepan, wala na yang kahihiyan mga ganyan, makapal na ang kalyo sa muka, puro kurap ang binoboto ng ang tanong, binoto pa sila, kaya yung iba bumoto diyan, wag iiyak-iyak pag naghirap. Ay marami talagang iiyak, maniwala ka, Jaser Estepan, ha? Rap Sangkala TV, boss, the Philippine most organized syndicate is the government itself. Naniniwala ako sa iyan, Raps Sangkala TV. Naniniwala ako sa iyan. Si Lois Tribisani, oh Lord, maraming qualified candidates. BP Lenny and Senator Kiko Tandem, brilliant lawyers and so intelligent. What happened? Nakakadismaya talaga. BP Lenny and Senator Kiko, maraming
natulungan ng kababayan at itong senatorial candidates, binigay nila ang service sa taong bayan sa pagsupil sa pagsupil sa mga pagnanakaw ng kaban ng bayan, sabi niya. Sabi naman ni Lourdes Romeral, wala na Pinas, Diyos na lang ang bahala, totoo 'yan. Sabi ni Kalatni, good viewing karaoke, saan pa nga ba kundi sa wala at habang buhay na lugmok sa hirap, utang at korupsyon, ganun pa man, tuloy lang ang tira, karaoke sabi niya. Pongki Dulay, utang ng Pilipinas bagong presidente Digong, bago naging presidente si Digong, 6 na trilyon, utang ng Pilipinas ngayon, 12.6 trilyon. Tiyak na madadagdagan pa sa liderato ni Makoy Jr., 100% yan. Roger Colado, kaya nga sabi ni Rizal, hindi ako natatakot sa pagsakop ng dayuhan. Ako natatakot sa kamangmangan ng ating kababayan. Iniwala ako dyan. Sabi ni Lorena Capistrano, lumabas ang mga yan dahil sa mga kabataan na walang alam sa mga taong nakasuhan na yan. Si Latni, sabi ni Kalatni, bahala sila dyan, basta ako solid na solid pa rin kay Idol. Ay, wala ni Idol natin. Grace Ismael, good evening po Sir Roque. Have a nice evening po Sir. Kawawa ang Pilipinas, hopeless. Ginagamit nila kasi ang pera kaya nandyan sila ngayon sa Senado. Tama. Yan nga eh, kasi nga sa dami ng kababayan natin na nabibili ang boto, binibenta nila talaga. Dahil sa kanilang katwiran na maski sino naman ang mga upo, hindi na rin magbabago ang kanilang pamumuhay. Yun at yun din. Ganun ang kanilang mentalidad eh. Dapat sana mga mentalidad nito mga to eh. Magpalit ako ng leader, baka sakali, meron silang pangarap na baka sakaling mabago ang takbo ng buhay. Tingnan niyo yung ano ha, mga boss. Yung mga politiko na magkakamag-anak na, o kaya Ilocos Norte, Ilocos Sur, o Singson, Marcos, o sa Cavite, Revilla, o alam nyo kasi, no? Yan ho ang ano niyan, ang sandata nila ho yan, yan ho mga mahihirap na nasasakupan nila. Kaya sabihin mo, tutulungan nilang umangat ang buhay ng mga yan, labo ho. Bread and butter nila yan eh, yung mga mahihirap. Oh. Yun nga, mabigyan lang ng konting ano yan, tuwa-tuwa na sila. Mabigyan sila ng konting ano, bigas, tutuwa na ho mga yan. Utang na loob na nilang tatanggapin yan. Ganun ho kababaw ang mga ganyang klaseng tao. Ha? Mabigyan sila ng gamot o ano, tuwa na sila yan. Natulungan sila ng konting barya, salamat, hindi na ho nila makakalimutan yan. Ganun ho yun eh. Eh maganda ho kasing hanap buhay itong anong to, politika. Sa totoo lang, napakagandang hanap buhay. Pag nagnakaw ka, honorable pa tawag sa'yo eh. Di ba? Kawawa ho itong Pilipinas na to. Ay naku Lord. Pero yun, dasal pa rin ho tayo. Meron pa ho tayong maski papano nakikitang konting liwanag sa mga oras na to. Dahil nga ho yung Korte Suprema pinagsasubmit ho ng sagot ang kampo ho ng itong COMELEC at kung ano-ano dun ho sa petisyon na disqualification case, cancellation certificate of candidacy ni Marcos, kung anong masasabi nitong grupo ng mga itong COMELEC, itong sila Bongbong Marcos. Ibig sabihin, no, inaksyonan ho ng Korte Suprema at binibigyan ho sila ng 15 araw. Although, sabi nung iba hong mga abogado, bakit 15? Hindi ba dati 5 hanggang 10 lang? So, yung ibinigay ho ng Korte Suprema dito sa kampo nila Bongbong, eh, pabor na naman sa kanila dahil ginawang 15 araw. Diba? Pero anyway, 5 araw lang naman ang diferensya. Diba? O di, tignan natin kung ano ang magiging kasagutan. Although, para ho kay Atty. Enzo Recto, eh mukhang para sa kanya, hindi na rin siya umaasa dyan sa Korte Suprema na yan. Kasi nga,
puro appointee ni Digong yan. Oo, yun ho yan. Pero yun nga, walang imposible kay Lord, mga boss. No? Dasal ang panlaban ho sa mga ganito eh. Oo. Hanggang dito na lang po, mga boss. God bless po, God bless. Ah, mga ano naman, huwag ho kayong gawa-gawa ng tao. Mag-isip po kayo bago kayo gumawa ng bata. Ang hirap po ng buhay ngayon. Kawawa lang po yung isisilang ninyo sa mundo. Oo, kung hindi nyo naman ho kayang bigyan ng kinabukasan. God bless. Ay, ano nga pala, pahabol pa. Yun nga ho palang ano, yung nakita ko kanina na 6 ang anak, 9 ang anak. Mga maliliit pa ho yun. Mga ilang panahon na lang ho yun, dadagdag na naman ho yun sa magbebenta ng boto. O, diba? O, 2 magulang, makagawa ng 5, 6, ganyan. Padagdag ho ng padagdag ang mga instrumento nitong mga politiko na trapo. O, bibilihin nila Manila yung mga boto. Ganun ho yun, habang dumadami ho yung mga ganyan, tuwan-tuwa ho yung mga politikong trapo na yan. O, dahil dumarami yung populasyon ng kanilang mabibili. Diba? O, yun. Ha? Ngayon, ito naman Comelec, puro na. Bot-buying. Wala naman hong ano yun. Wala. Meron na ho bang nakasuhan ng bot-buying? Wala pa yata ako alam. Kasi nga, oh, mahirap patunayan. Kailangan testigo. Titestigo ho ba yung mga nagbenta ng boto? Na sila ay binilihan ng boto? Wala ho, di ho ba? Oo, di ba? Sige po, hanggang dito na lang. God bless. Ay, may pahabol na naman. Maaga pa naman. Kaya ho ito, no, mga boss. Ito ho ang nakaraang eleksyon na ito. Ito ho ang nagpapatunay, no? Kung wala kang pera at hindi ka rin lang kilala, huwag ka na sumabak sa politika dito sa Pilipinas. Wala ka hong kapanap-panalo. Maski pa anong sabihin mo na graduate ka ng Harvard o ikaw eh bar top notcher o ikaw eh matalino ka o ano, wala ho yun. Pag wala kang pera, wala. O ikaw ay nagsilbi sa bayan, wala ho yun. Dahil nga ho yan, dyan sa mga taong kagaya ho niyang aking naging topic kanina. Mga nag-aantay lang po ng bayad upang sila ay bumoto. Yan po yan. Wala hong pinag-uusapan ngayon dito sa nangyari ho nitong eleksyon na to. Wala hong pinag-uusapan kwalifikasyon. Wala. Wala. Yung track record, wala. Kailangan meron kang money record. O, kay convicted ka, kay ano ka, basta marami kang kwarta. Landslide ang panalo mo. Di ba? No, wala akong mabait. Mabait, wala kang pera, wala kang panalo. Tingnan mo inabot ni BP Lenny Robredo. Diba? Masyado lang mo siyang binalahura. Talagang wala na akong makakaano dito kung hindi. Yun nga, divine intervention. Kung magkakaroon ho ulit ng gagalaw ho ang People's Court. Yun lang ho, wala na. Wala na. To, mga darating pang eleksyon, ganito na rin minuto, ganito rin minuto. Magpapalit-palit na lang ho yan. Oh. Duterte Marcos. Wala na hong lalaban dyan. Wala na. Wala na ho. Oh. Hanggang hindi ho gumagalaw. Ganyan na ho. Pabaon sa utang. Dahil nga ho dyan sa mga uri ng nabibili ang kanilang boto. Yan po yan. Eh parami ho sila ng parami, di ba? Gayan. May 6 na anak, isa may 9. Oh, mga ilang panahon lang ho yan, butante na yan. Bali, yun, 9 saka yung mag-ama, yung ano, 11 na ho yun. O, di 11 na. Isa naman, kung sakaling may awa daw ang Diyos at mabubuhay niya yung 5 anak niya o 6, o di 8. O 8 na silang pagdating ng eleksyon, nakasahod ang kamay sa mga trapo. O, God bless po. God bless po. Hanggang dito lang, tapos na ko talaga ito. Na, may mga pumapasok lang sa aking isip na pwede ko pang idagdag upang inyong mapakinggan. To, kalat nyo kung sakasakali para
Wala, pagka wala kayong talagang pera, wala kayong manalo. Ito, kita na, nagtrabaho si Bibi Lenny, lahat ginawa niya para sa tao. Maski maliit ang kanyang budget, marami siyang natulungan. Yung kanyang boto na 14 milyones nung siya ay naging BP, eh ngayon, muntik pang kumunti. Ay, nako Lord, bahala ka na po sa bansang Pilipinas. God bless.